Magandang gabi, Sir Jupiter. Ako po pala si Jog. Itong ikikwento ko ay nangyari noong ako ay 12 anyos pa lang. 36 na ako ngayon. Ang kwento ko pong ito ay para sa kaibigan ko, Sir Jupiter. Mag-aalas 5 na at nagsimula nang pumatak ang ulan. Nasa kubo ako noon sa may manggahan ni Lolo Pio, pinsan ng lolo ko. Matandang binata po siya. Doon ako palaging nagpapalipas oras dahil masarap ang simoy ng hangin. Habang naroon ako, ay biglang dumating si Ronald, ang kababata ko. Inakbayan niya ako pagkatapos ay binulungan na mag-ghost hunting daw kami sa may paaralan namin. Tumanggi ako kasi matatakotin ako. Inisip ko rin na baka pagtripan lang ako at iwanan sa eskwelahan. Bigla ko rin naisip na baka maiwan ang kaluluwa ko sa lugar dahil may nalaman akong may nangyaring ganoon nang maglaro din ng ghost hunting. Kailangan daw sunduin ang kaluluwa gamit ang damit na sinuot nang siya ay mawala. Dahil sa haka-haka na iyon, naging ganoon na ang paniniwala dito sa amin, Sir Jupiter. Matapos ko siyang tanggihan, ay tumayo na ako para umuwi. Pero pinigilan niya ako. Ang sabi niya, kasama naman daw namin si Elsa. Alam niyang crush na crush ko si Elsa, Sir Jupiter. Ang sabi pa niya, mapapansin daw ako nito kapag sumama ako dahil ipagpa-partner niya raw kami. Dahil doon, Sir Jupiter ay pumayag na ako. Aaminin kong kinikilig ako sa kalokohan ng kaibigan ko. Eh dahil laro lang naman ito, at malay ko ba kung talagang may multo kaming makukuha? Inisip kong hindi naman siguro ito mapanganib. Kahit umuulan nang dumating ang hapon ay pumunta kami sa eskwelahan. Sa bakod kami dumaan sa may likod ng eskwelahan, kung saan mapuno at matalahib. Tumalon kami doon at nag-trespass. Naroon din sa lugar na yon ang incinerator at tambakan ng mga basura na naipunan na ng tubing ulan. Hindi naman ganun kataas ang makod, kaya madali kaming nakaakyat. Habang patalon-talon kaming dalawa ni Ronald sa mga tambak ng basura, eh nagtanong siya kung naaalala ko pa raw ba yung batang nalunod sa may basurahan noon. Ewan ko pero dahil sa sinabi niya ay kinilabutan ako. Binilisan ko ang pagtakbo at pagtalon sa bakod. Inunahan ko siya sa may covered walk papuntang main building. Narinig ko na lang ang malulutong niyang pagtawa at sinabing nagbibiro lang naman daw siya. Kinantsawan pa niya akong napakaduwag daw. Sinuntok ko ang balikat niya nang maabutan ako sa covered walk. Pinagtawanan lang niya ako ulit at saka inakbayan. Hinatak na niya ako papunta sa main building. Mula sa dinaanan namin, una naming madadaanan ang laboratory. Habang naglalakad kami ay nagsalita na naman siya. Tinanong niya ako kung alam ko raw bang may babaeng umiiyak sa laboratory. Siniko ko siya sa tadyang at tiningnan ng masama habang umaaray sa sakit. Hindi ako naawa sa kanya. Naiinis na ako sa pananakot niya pero tatawa-tawa lang siya. Katabi lang ng laboratory ang faculty room. Nasa mahabang hallway kasi ang mga yun.
Sa kaliwang bahagi ay ang library. Sa bandang kanan naman ang laboratory at faculty. Sa dulo, pagkaliko, pakaliwa, ay papunta naman sa library. Diretso yun hanggang sa clinic, tapos may hallway sa kanan, papunta sa main building. Paliko kami papuntang main building nang makarinig kami ng kaluskos mula sa faculty. Kaya walang habas kaming tumakbo. Maya-maya ay napansin namin na papunta na pala kami sa second floor ng main building. Tumigil lang kami sa pagtakbo nang makarating kami sa second floor. Nakahawak ako sa tagiliran ko kasi sumasakit na ito dahil sa pagod. Umaambun na nang tingnan ko ang paligid. Magtatakip silim na rin ng oras na yun. Nang umayos na ang paghinga ko ay inaya ko si Ronald na umuwi na. Ayaw ko nang ituloy ang ghost hunting. Saka alam ko na pinagtitripan niya lang ako kasi wala naman si Elsa. Nakatanaw si Ronald sa kalangitan tapos sabi niya, kapag umuulan at nag-aagaw ng liwanag at dilim, lumalabas daw ang mga kaluluwa. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi niya kaya hinablot ko na ang braso niya at hinila siyang pababa ng hagdan. Pagkatapak namin sa pangalawang baitang pababa ng hagdan, ay nakarinig kami ng umiiyak na babae. Ang iyak niya ay papalapit sa kinaroroonan namin. Hindi na namin hinintay pa ang susunod na mangyayari, Sir Jupiter. Tumakbo na kami pababa ng main building. Nauna na ako sa ibaba at hindi ko namalayan na nasa basurahan na pala ako. Lumingon ako para tingnan si Ronald kung nasaan na, pero wala siya sa likuran ko. Hindi siya sumunod sa akin. Nag-alangan akong bumalik kasi iniisip kong baka pinagtitripan lang talaga niya ako. Pero matapos kong hintayin siya ng ilang minuto, ay nagpa siya akong bumalik. Pagkarating ko sa main building, nangilabot ako nang may makita akong nagpuprosisyon sa kabilang parte ng baseball field namin. Hindi ako makagalaw dahil sa takot. Nakatuon lang ang mga mata ko sa mga nagpuprosisyon. Sa harap ng mga nagpuprosisyon ay may lalaking nakaputing damit at may hawak na parang litrato. Mga babaeng nakabelo ng itim naman ang nakasunod sa kanya. Apat na linyang tigtatlo na magkakasunod ang hanay nila. Tapos ang mga nakadamit ng puti naman na mga bata ang nasa likuran ng mga nakabelo. Ramdam ko ang butil-butil kong pawis na nalalaglang mula sa noo ko. Tumatambol ang puso ko dahil sa kaba at takot. Yung prosesyon ay papunta na sa kinaroroonan ko. Habang papalapit sila ay dinig na dinig ko ang kanilang mga pananghoy. Mas lalo akong binalot ng takot. Naistatwa ako. Nang malapit na sila sa akin, ay sinubukan kong huwag tumitig sa kanila. Ganun kasi ang bilin ng matatanda sa amin, huwag makipagtitigan sa mga hindi kilalang nilalang kasi isasama ka raw nila. Sinubukan kong ibaling sa iba ang paningin ko kasi ramdam kong nakatitig sila sa akin. Maya-maya ay huminto rin ang kanilang pananghoy. Maya-maya ay tiningnan ko sila para malaman kung tama ang hinala ko. At tama nga ako, nakatitig sila sa akin at marahang lumapit ang isa sa mga nakabelo. Pumikit ako ng mariin. Sinimulan kong dasalin ang ama namin. Nanginginig na ang tuhod ko, pati ang mga kamay ko.
kaunti na lang ay babagsak na ang katawan ko sa sobrang takot at nerbiyos. Hindi pa rin ako nagmumulat pero ramdam ko ang presensya ng nakabelo sa harapan ko. Hindi ko na napigilan at sinabi kong huwag niya akong sasaktan. Tapos, sumagot siya kung bakit daw niya ako sasaktan at kung ano daw ang ginagawa ko sa paaralan ng ganong oras. Nagmulat ako ng mga mata, saka ko lang nakilala na si Lola Dilay ko pala yun, nanay ni Papa. Napayakap agad ako sa kanya at umiyak ng umiyak na iihina ako sa takot pero pinipigilan ko lang. Akala ko talaga mga multo sila kanina. Pinakalma muna ako ni Lola tapos lumapit na rin yung iba sa akin. Tinatanong nila ako kung anong ginagawa ko sa eskwelahan ng ganoong oras. Kaya ay kinuwento ko sa kanila ang nangyari. Pero ako pala ang magugulat, Sir Jupiter, kasi imposible raw nakasama ko si Ronald. Kasi kahapon pa raw ito, nawawala. Nalunod daw ito sa ilog. Hindi pa raw lumilitaw ang katawan nito. Kaya sila nagpuprosesyon para tawagin ang kaluluwa nito para ito mismo ang magpalitaw sa nawawala niyang katawan. Kaya nililibot nila sa lugar ang kanyang larawan para makatulong sa paghahanap. Iginigiit ko talaga sa lola ko na buhay si Ronald at kasama ko lang. Tinatawag ko pa nga si Ronald at sinasabihang lumabas na pero wala. Walang Ronald na lumabas sa paligid. Kaya nalilito talaga ako at nagsimula ng umiyak at matakot. Imposible talaga. Nagpatuloy na uli ang mga kasama ni Lola na magtawag sa espiritu ni Ronald habang ako ay sinamahan na ni Lolang umuwi. Kinagabihan nilagnat po ako, Sir Jupiter. Kapag nakakaidlip ay si Ronald ang napapanaginipan ko, kaya napapabalikos ako ng bangon. Umiiyak ako kay Lola na nagbabantay sa akin. Sinasabi ko na ayaw kong matulog kasi kukunin ako ni Ronald. Sabi naman ni Lola, hindi raw magagawa yun ni Ronald. Siguro daw ay gusto lang nitong magpaalam sa akin dahil ako ang malapit nitong kaibigan. Naaalala ko ang nangyari. Nang minsan na inaya ako ni Ronald na maligo sa ilog, pero hindi ako pinayagan ni Lolo Pio kasi mukhang uulan ng malakas. Ang kala namin ay umuwi na si Ronald noon, pero pumunta pa rin pala talaga siya sa ilog para maligo. E biglang bumuhos na ang malakas na ulan. Muli akong napayakap habang umiiyak kay Lola Dilay hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Kinabukasan, natagpuan na raw ang bangkay ni Ronald. Nang ibalita sa akin yun ni Lola, ay naalala ko ang sinabi sa akin ni Ronald nung nasa second floor kami na malakas ang mga kaluluwa tuwing umuulan, lalo na kapag takip silim. Siguro noong malakas ang kaluluwa niya ay gusto niya talaga akong makasama. Nangungulit pa rin siya kahit nasa kabilang buhay na. Kaibigan ko pa rin siya kahit wala na siya. Iniisip ko na nandyan lang siya parati upang ipagdasal ako at suportahan ako. Na hindi ko dapat sisihin ang sarili ko nang hindi siya nasamahan noong inaya niya akong maligo sa ilog. Gusto kong isipin na yun ang gusto niyang iparating
kung bakit siya nagpapakita at nagparamdam sa akin sa huling pagkakataon. Kasi simula noong natagpuan na ang bangkay niya, ay hindi ko na siya napapanaginipan. Siguro ay umakyat na siya sa langit dahil natagpuan na ang kanyang katawan. Pagtawag sa kaluluwa. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Thelma. Ang ikikwento ko po sa inyo ay tungkol sa karanasan namin ng matalik kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Annie. Nangyari po ito noong nag-aaral pa lang kami sa college. Magkasama po kami sa isang boarding house para mag-bed space dahil malayo ang bahay namin sa school. Sinubukan din namin na mangupahan para maging independent. Mula po high school, ay magkaibigan na kami ni Annie. Maganda po talaga ang kaibigan ko at mistisa. Ligawin po siya sa school namin at binansagan na nga siyang campus crush. Kapag nomination sa classroom namin para sa class officers, wala nang botohan para sa muse dahil tiyak bago pa umpisahan ang botohan, nandun na kaagad ang pangalan niya sa muse. Third year high school na po kami noon na magkaroon kami ng kaklaseng transferee. Ang pangalan ay si Dave. Sa dami ng nanliligaw kay Annie, ay masasabi kong mapili siya dahil wala pa siyang sinasagot sa mga ito. Hindi rin siya nagkikwento sa akin tungkol sa mga crush niya o tipo ng lalaki. Subsub po kasi sa pag-aaral si Annie at pagkatapos naman ng eskwela ay nagtatrabaho siya sa karinderya sa tapat ng aming boarding house. Breadwinner po si Annie, kaya mas iniisip niya ang pamilya kaysa mga manliligaw. Wala na po siyang tatay. Ang nanay naman niya ay isang labandera. May apat pa siyang mga kapatid na nagsisipag-aral ang iba. Panganay po kasi siya, Sir Jupiter. Pero nang dumating si Dave sa aming klase, nagsimula nang magkwento si Annie sa akin. Crush niya raw ang bago naming kaklase. Doon ko nalaman kung paano kiligin ang isang campus crush. Dahil minsan lang kiligin ang best friend ko, Sir Jupiter, sinunggaban ko na ang pagkakataong ito. Tinulungan ko siyang maging close kay Dave. Una muna akong nakipagkaibigan sa kaklase namin. Naging close kami Dave. Hindi ako nahirapan na paglapitin sila dahil nalaman kong may gusto rin pala si Dave kay Annie. Nashock po ako, Sir Jupiter, nang malaman kong mayaman pala si Dave. Nakikilala raw niya si Annie nang minsang masira ang motor niya sa tapat ng karinderya. Galing daw siya noon sa racing kasama ang ilang mga kaibigan. Kumain pa raw sila sa karinderya kahit hindi siya kumakain sa ganoong lugar. Gusto raw kasi niyang makilala si Annie. Sa kakastok daw niya sa kaibigan ko, nalaman niya kung saan ito nag-aaral, kaya nagpasya siyang mag-transfer para mapalapit. Sir Jupiter, mula po nang magkamabutihan ang dalawa, palagi nang nagpupunta si Dave sa boarding house. Kahit for all girls po ang boarding house namin ay pwede namang magpadalaw ng lalaki, basta raw huwag doon matutulog. Yun ang sabi ng landlady.
Pero sa paglipas pa po ng buwan, lalong nahulog ang dalawa sa kanilang pag-iibigan. Kumuha po si Dave ng apartment at nag-live-in po sila. Sa malapit lang din po ito sa boarding house dahil ayaw iwanan ni Annie ang trabaho niya sa karinderya. Kahit suportado naman ni Dave ang pangangailangan at gastusin ng pamilya niya. Mayaman po talaga si Dave, Sir Jupiter. Tatlo po silang magkakapatid at siya ang bunso kaya sunod sa layaw. Pero hindi po alam ng magulang ni Dave na nagli-live-in sila. Araw po ng Sabado, hindi ako umuwi sa amin. Doon po ako nagpalipas ng araw sa apartment nila. Wala po noon si Dave dahil umuwi sa kanila. Ang sabi ni Dave sa amin, busy sa negosyo ang magulang niya, kaya wala nang oras para alamin kung ano raw ang pinaggagawa niya sa buhay. Maya-maya ay may kumakatok sa pinto ng apartment. Nagkatinginan pa kami ni Annie at kinabahan dahil malalakas ang pagkatok na parang gustong magwala. Pinigilan ko si Annie sa tangka nitong pagbukas sa pintuan kaya sinilip muna namin sa bintana kung sino ang kumakatok. Nakita namin ang isang mayamang babae. Mayaman talaga dahil sa suot nito. Nakita rin namin ang nakaparadang mamahaling kotse sa tapat ng apartment. Inisip namin na ito ang nanay ni Dave, kaya binuksan ni Annie ang pinto. Para pong nasa teleserye ang sumunod na naganap sa loob ng apartment. Nanliit ako mula sa ulo hanggang paa na pagmumura ng nanay ni Dave kay Annie. Sinabihan pa ang kaibigan ko na itigil ang kahibangan sa anak niya dahil hindi raw ito papayag na makatungtong sa pamamahay nila ang isang hampas lupa. Kitang-kita ko kung paanong gumuho ang buhay ni Annie. Wala akong magawa kundi ang samahan lang siya at damayan. May pagkakataong tinatawagan ba niya si Dave, pero iba ang sumasagot na parabang hinaharang talaga ang tawag niya. Hanggang isang araw, biglang kumontak si Dave sa kanya. Doon namin nalaman na ikinulong pala ito ng mga magulang sa sariling kwarto. Pero ang sabi ni Dave ay tataka siya. Nag-set siya ng araw at oras pati kung saan sila magkikita. Nasa tagpuan kami ni Annie at hinihintay ang pagdating ni Dave. Hanggang maya-maya ay tumatakbo itong palapit sa amin. Dumistansya ako sa kanila, Sir Jupiter, para magkaroon sila ng moment. Mula sa kinaroroonan ko ay tinatanaw ko pa sila habang nag-uusap. Pero may napansin akong kakaiba kay Dave. Para siyang unti-unting lumalabo sa paningin ko. Kinusot ko pa ang mata ko ng aking kamay saka ko siya tiningnan ulit. Sa pagkakataong iyon, Sir Jupiter, nakita kong wala siyang ulo. Halos hindi ako makahinga sa nakita ko kaya tumalikod ako sa kanila. Maya-maya ay narinig ko na lang si Annie na sumisigaw. Nagagalit siya kay Dave. Nang ibalik ko ang tingin sa kanila, nakita kong itinataboy na ni Annie si Dave palayo. Hindi ko alam kung ano ang naging usapan nila. Nakita ko na lang na umalis na si Dave. Umiiyak siya. Napaupo naman si Annie habang humahagulgol. Pero ang atensyon ko ay na kay Dave. Hindi ko alam kung malikmata lang lahat. Pero umalis siyang walang ulo sa paningin ko
at naglalakad na nakalutang ang paa sa lupa. Hindi po nakalapat ang paa niya sa lupa, Sir Jupiter. Tumindig ang balahibo ko sa takot. Alam kong may mali. Hindi ko na ito naikwento pa kay Ani hanggang sa umuwi kami. Iyak pa rin siya ng iyak. Sinabi niya na kaya raw nakipagkita si Dave sa kanya ay para magpaalam. Sir Jupiter, 4 na araw nang umiiyak si Ani at kitang-kita ko kung paanong gumuho ang mundo niya. Nagmamahalan silang dalawa pero magulang ang siyang humahadlang. Ayaw po ng magulang ni Dave kay Ani dahil mahirap lang ito. Hindi ko alam kung paano tutulungan ang kaibigan ko na makamove on ng mga oras na yun. Kaya nung sinabi niya sa akin na puntahan daw namin si Dave sa bahay nila kasi sobrang miss na niya, hindi ko alam kung bakit ako pumayag. May kung anong nagtulak sa akin na gusto ko ring puntahan si Dave at kumustahin. Subdivision po ang tinitirahan nila Dave at mahigpit ang gwardya doon. Kapag may bisita na walang schedule ang pagpunta, ay itinatawag muna ito sa bahay ng pupuntahan para ipaalam. Pero ng oras na yun, hindi na po kami tumuloy sa bahay ni na Dave dahil sinabi ng gwardya na walang tao roon. Nasa chapel daw po ang lahat. Sinabi ng gwardya kung saan ang chapel. Sa pagmamadali namin ay hindi na namin napakinggan ang sinasabi ng gwardya. Ang nasa isip kasi ni Annie ay baka ikakasal na sa iba ang mahal niya. Pero nang dumating po kami sa chapel, hindi kasal, kundi burol ang naroon. Malaking tarpaulin ang nasa labas at picture ni Dave ang naroon. Pareho kaming nagulantang. Bumalik sa akin ang sandaling nakita ko si Dave na walang ulo. Ang petsa na nakalagay sa tarpaulin ay ang petsa na pagkikita nila ni Annie. Kinausap ko ang isang babae na papasok sa chapel. Tinanong ko kung ano ang ikinamatay ni Dave. Sinabi nito na naaksidente raw sa motor dahil tinatakasan ang mga humahabol sa kanya noong gabi. Sinabi ng ali na pinahabol daw si Dave ng magulang niya dahil makikipagkita raw sa babae. Sa pagmamadali ni Dave, sumalpok ang motor niya sa barrier ng kalsada dahil iniwasan ang isang truck, pero tumalsik siya sa motor at pumailalim sa truck. Sir Jupiter, noong araw na yun, kahit pagmamakaawa namin sa nanay ni Dave na makita lang sana ito sa huling pagkakataon, ay hindi kami pinayagan. Sinisi pa si Annie dahil sa pagkamatay ni Dave. Ilang taon din bago naka-move on ang kaibigan ko. Saksi ako sa lahat ng paghihirap niya. Ilang beses din po siyang nagtangkang magpakamatay. Mabuti na lang at lagi siyang naisasalba. Sa ngayon po, Sir Jupiter, may pamilya na ako. 35 years old na po ako. Kami pa rin ni Annie ang mag-best friend. Magkasama kaming nagtatrabaho sa isang bangko. Pero hanggang ngayon po, single pa rin si Annie. Kapag nagpupunta ako sa bahay nila, nakikita ko pa rin sa kwarto niya ang malaking larawan ni Dave. Ang sabi niya, si Dave na lang ang para sa kanya at naghihintay lang siya na sunduin nito. Sa tuwing naiisip ko po ito, Sir Jupiter, kinukurot pa rin ang puso ko. Pero alam kong masaya na si Annie.
Naka-move on na siya sa pagkawala ni Dave. Ayaw po pala niyang isulat ang story niya, pero binigyan niya ako ng permiso. Ako na lang daw ang magsulat at makikinig na lang siya. Marami pong salamat sa pagpili ng kwento ni Annie.